Dalawang araw matapos maaresto sa NAIA, Brazilian na may dalang 6 kilong cocaine. Nahuli naman kahapon ng isang Venezuelan na hinihinalang drug courier din. Halos 5 kilo naman ng cocaine ang nakuha sa bagahe ng suspect. Narito ang report ni Tricia Zafra. Pasado alas 4 ng hapon kahapon, lumapag sa NAIA Terminal 3 galing Sao Paulo, Brazil, matapos dumaan sa Dubai ang Venezuelan national na si Genesis Lorena Pineda Salazar, 22 taong gulang. Hindi pa man dumarating dito, target na siya ng mga otoridad matapos siyang itimbre ng Drug Enforcement Administration ng Amerika bilang umano ay drug courier. Pagdaan sa immigration, sinalubong ng mga otoridad si Salazar. Ang kanyang bagahe, pinaamoy sa canine dog. Umupo ang aso, indikasyon na may kontrabando siyang dala. Sa opisina ng PIDEA, hinalughog ang kanyang gamit. Partikular na nakakuha ng atensyon ang 2 kahon na mga pakete ng hair product. 3 pakete nito ang binuksan. Isinailalim sa cocaine test ang mga laman nitong pulbos. Nagpositibo ang mga ito sa cocaine test. Isang bukas na pakete pa ng hair product ang nakita at maging ito nagpositibo rin. Isang bote naman ng lotion at tig isang bote ng shampoo at conditioner products ang sinuri rin. Hindi nagpositibo sa cocaine ang mga ito, pero ipasusuri raw sa chemist ang nilalaman. Lumabas kasi na may pare-parehas na kemikal na nilalaman ang mga likido. Sa kanyang pitaka, isang mobile number ang nakitang nakasulat sa isang pirasong papel. Iimbestigahan kung contact ba ito ng suspect dito sa Pilipinas. Sa kabuuan, aabot sa 4.35 kilos na powdered cocaine ang nasabat kay Salazar. May market value ito na tinatayang nasa 20 million pesos. If you consider the origin, which is Sao Paulo, one of our previous apprehensions, Sao Paulo din. If you recall yung apprehension namin last October 5, I think that was October 5, the Russian, it was packed just like this, except that so parang mga powder for juice or what, where there is liquid cocaine. So again, if you connect the dots, it's plausible to say na parang pareho yung pinanggalingan. Nang tangkain ng media na tanungin ng suspect, hindi nito sinasagot kung siya ba ay nakakaintindi o nakakapagsalita ng Ingles. Pero ayon sa mga otoridad, itinatanggi nito ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa Unang Balita, Tricia Zafra reporting.